Hi guys, meron akong taong inimbita, kilala bilang isang pintor ng bansa, at di lang yun, kilala bilang pangulo ng isang asosasyon ng ating sining. Sa dinami-dami ng kanyang na-achieve, at dami ng mga parangal, at mga activities na kanyang dinaluhan, mayroong matatanda, mga nasa bilibid, estudyante, mga bata, na mahilig sa sining na siyang tinulungan at tinuruan magpa sa hanggang ngayon. Hindi ko na siguro mabilang dahil may ilang dekada na rin itong ginagawa eh. At syempre pa, bukal sa kanyang kalooban. Ikinarangal ko siyang ipakilala sa inyo, dihira ko kasi siya makadaw pang palad eh. Pero sa pagkakataong ito, ako ay kanyang pinagbigyan. Maraming pong salamat sir sa pagpapa-unlock. Buhay po kayo. Kaya sa aking pagbisita sa kanya, marami pa akong tatanong sa kanya. Atin pang halongkatin ang kanyang mga nakaraan. Lika, samahan niyo ako. Let's go! Getting ready na. Kaya ako nabanggit ang Art Association of the Philippines kasi may kaugnayan ko sa ating guest at lugar na pupuntahan. Halika, samahan niyo ako at padyakin natin ang Silang, Cavite para makapanayam natin ang ating bida. Okay, let's go! Guys, karating ko lang dito sa AAP Tahanan ng Sining. So di pa po nakakaalam, kaya ako bumisita dito sa Tahanan ng Sining dahil gusto ko rin magpasalamat. Naging malapit kasi sa akin ang AAP buhat na ako nag-umpisa pa lamang na maging aktibo na sumali sa competition at exhibition. Noong 2009 at 2010, isa na nga dito ay ang unang pakikilahok ko sa pista ng Sining ng AAP at ang unang pagkakataon ko na makadao pang palan ang mga artist sining noong Christmas parties pamumuno ni Sir Fidel. It was my very first memorable at first time to join the group exhibition na ginapa sa kanluman ng sining na noon ay nasa Luneta, Orizal Park pa ito. Hi guys, bago muna ang tanungan natin, kumustahin muna natin ang kinaguriang the longest serving president of the oldest, most prestigious art group in the country. The Art Association of the Philippines, here at the Tahanan ng Sining, Barangay Ulat, Silang, Cavite. Please welcome AAP President Fidel Malig Sarmiento. Growing up, sir, paano ko kayo nag-umpisa ang Fidel Sarmiento? Saan po kayo pinanganak at lumaki? Ako ay pinanganak sa Dapitan, Sampaloc, Manila. Doon ako nag-aral ng elementary, high school at college. Pinanganak ako noong December 19. Malapit na birthday ko ba? Oh, 1959, kaya ako ay patungong 64 na. Nahilig ako sa art noon, sa pagbabasa lang ng mga comics muna. Nakita ko yung mga drawing, tapos minsan kinokopya ko. Muna-muna, binabakat ko muna eh. Bandang huli eh. Kinokopya ko naman sa bandang huli. Nag-compose na rin ako ng mga sarili kong yung mga drawing na yun para yung naglalakad, lumilipad. Madalas na yung Batman, tsaka ano eh. Pero doon ka na nag-high school, college, doon sa Eric? Oo, sa Sampaloc. Sampaloc, oo. Napunta lang ako nung Laguna, nung ano na eh. Dalawa na yung anak ko eh. Ilang taon po ba kayo nag-umpisa sa pag-uwi? Yung parang, yung nararamdaman nung mayroon ka ng ang karayan sa pag-uwi?
Ang natatandaan ko kasi nung ano nung may kapitbahay akong ano teacher. At kapitbahay kong yun, naging teacher ko rin sa Pilipino. Tapos nakita niya ako sa bintana, ano yung drawing mo? Sabi sa akin ng teacher ko. Di pinakita kong gano'n. Bumaba siya. Tingnan niya yung ginagawa ko. Ang galing mo pala mag-drawing, sabi niya gano'n. Diba, great for ako nun. Tapos sabi niya, pumunta ka sa office bukas. At may papagawa ako sa iyo. So, focus ng school na. Nung pala, gagawin niya na akong ano, artist ng aming school organ. Yung aming ano, The Horizon. Tapos ginawa niya ako ng isang portion doon, yung comic strip. Yan, yung mga, ang title nun is Beto. Si Beto. Kasi kaya Beto, ang pangalan ng school namin si Albert. Dr. Albert Elementary School. Tapos ang ginawa yung title ng comic strip ko is Beto. Doon nagsimula. So, sa labas ng ano, ng issue ng school organ namin, meron na akong portion doon, meron akong comic strip. Makakalilita ko dyan. Oo. So, sir, naalala ko, nung meron kayong sinalihang buhay sa tubig competition noon, sa Genesis, marami pang iba, was it memorable to you? Oo, kasi alam mo yung kulay sa tubig noon, hindi ko malilimutan kasi yung mga kalaban namin doon, puro mga talagang bigatin, as in, mga magagaling. Gaya ni Araceli Dance, Ben Francisco, sila... Wala pa ba sila Toki nun? Wala pa sila Toki nun kami. Mga 80s. Mga 80s pa nun. Magagaling sila Baltimore, sila Castaneda, Wong Swilong, ganun bang Wong Swilong, sila mga Chinese artist na Pilipino rin. Kaya ano, nakakatawa dahil kahit paano, hindi man ako ano, hindi man ako mag-top winner. Lagi ako napapasok sa runner-up. Bagay-bagay na yun. Sinabi mo na lang. Oo. Kaya nabilang po. Parang ano na rin ako. Walang payment. Kasi anim na runner-up. Tapos may na ulit. Tumigil na ako nung time na nag-concentrate na ako sa AAP. Halos lahat ng competition hindi ko nasasalihan. Pero yung kulay sa tubig talaga yung doon ko na nahasa yung paggamit ng watercolor na hindi pala ganun kadali. Oo, nakita ko yung mga detalye ninyo. Parang hindi gumanon sa mga tuyo, tapos pera na papel, tapos dyaryo. Bigas. Oo, yung mga bigas. Yung ganyan. Talaga pinahirapan ko sarili ko. Nakita ko dun eh. Talagang nire-research ko yung mga gawa niya. Why are you passionate about painting, sir? Kasi bilang artist, di ba? Artist din ako. I believe that creating art is an extension of our passion for our daily task. So, it allows us to explore our creativity in a different way and fulfill our desire for self-expression. Ano po sa inyo, sir? Ano yung pagiging passion niyo about sa art? Ako kasi, hindi ko inisip yung salitang passion, magiging katawagan sa ginagawa ko or ano. Basta naramdaman ko lang na bakit mahilig ako sa kulay, mahilig ako sa drawing, mahilig ako sa lines. At mas masaya ako pag nakakita ko lahat ng makakulay na paintings, nakakita ako ng mga obrang magaganda. Pag nakabasa ako ng mga books na magaganda ang mga opera sa loob na na-inspire ako. Yun nang naging nagtulak sa akin para magpinta rin, parang gusto kong ilabas din yung aking nararamdaman. Kung sila na i-express nila through blank canvas yung kanilang nararamdaman, bakit hindi ko rin gawin? Doon ko mas lalong na nararamdaman yung ano yung pagiging masaya ko at nakapag-produce ako ng isang obra na kahit hindi pa naman nakagandahan noon, pero iba-iba yung nararamdaman mo na pag nakakagawa ka ng isang painting o drawing or ano o obra, parang fulfilled ka na na masaya ako kahit na maglaro na ako maghapon basta nakagawa na ako ng isang painting. Minsan nga noon, nung bata ako, do-drawing muna ako bago ako lumabas ng kalsada eh. Oh. Tinitingnan ko muna yung mga comics at do-drawing ako. At marami rin ako na-influensyan kasi mga pinsan ko natuto rin sa akin, nakigaya na rin sa akin, ano yung ginagawa mo, Kuya Pidel? O, din lahat sila. Nakisabay na rin sa akin, nadodrawing na rin sila. Ano nga sir, speaking of your arts, mga gawa niyo po sir, kapansin-pansin is intricately done and all the Spanish colonial era houses, okay, the
for the mestizos and ilustrados. Hindi man nakikita sa gawa niya. Masking tape, objects, and pigeons, yung mga kalapate. So, yun yung mga conceivably the trademarks of your obras. So, kailan po sir nag-umpisa ito? Nag-umpisa yan eh, alimbawa yun sa ano muna sa mga bahay. No? Kasi gusto ng tatay ko maging arkitekto ba eh. Kaya kumuha ako ng architecture sa Makuha. At hindi ko ito natapos at nag-jeep na ako ng fine arts. Pero yung pagiging mahiligin ko rin sa bahay, isisiguro yun sa ano eh, sa naging naging tawag pinatunguhan ko. Kasi unang-una yung perspective ng bahay, ng mga roads and bridges, napag-aralan ko noon sa ano sa architecture. Kaya nung nag-finance ako, nagamit ko yon. At nung ayun, yung nakahiligan kong simpleng bahay o building, sabi ko bakit tumutuwa ako sa mga luma. Lalo na sa pinalakihan kong lugar sa Sampaloc, Manila. Maraming old house doon eh. Maraming lumang bahay doon na gawa sa kaway, gawa sa adobe. Nung maliit ako, nakita ko yung mga yun. Kaya parang hinahanap-hanap ko rin na asan ba itong mga ito? Parang gusto kong sariwain yung mga kinalakihan ko noon na araw na ang ganda-ganda, mayroong magdanang bato, mayroong magdanang maganda yung pagkakadesign, yung mga intricate, mga meticulosong design ng wall. Sabi ko, sayang kung naman ito hindi ko makikita. Ipinta ko na lang. So, andito yung mga obra ni Sir Fidel. Itatanong ko sa kanya kung ano yung relevance ito sa kanya, itong mga gawayang ito. Anong relevance ito, sir, sa'yo? Ito na ngayon, no? Yung ginagawa kong mga subject sa aking painting. Ito yung sinasabi kong gusto kong makita kahit na giniba na sila o kaya ay nawala na sila, gusto ko pa rin silang makita sa isang painting na sinabi ko nga, hinaharap-harap ko yung panahon nung magbata pa ako na nagtataguan kami sa mga lumang bahay, makakit kami sa mga magagandang hagdanan. At yun, sa ngayon, yun ang ginagamit kong subject para sa aking mga obra. Ito sir, yung nasa likod niyo, ano ang paano mo na buo ito? Meron ka bang pinagkutan ito? Kasi kadalasan sabi nila, bakit hindi mo nilalagyan ng tao yung ano, yung mga paintings mo? Tao sa nilalagyan mo lang mga batang maliliit pero walang tao na nakikita halos. Ayun, sabi ko naman noon, ang nilalagay kong mga ano is yung pigeon o kalapate. Yung kalapate ang magsisimbolo ng may buhay eh. At may buhay ang painting. So after noon, sabi ko, lagyan ko na rin nga ng ano, for a change. Ito nga, naglagay na ako ng series ko ng Maria. Yung Maria naman, yung tribute ko na rin yan sa mga magulang natin, sa kababaihan. At siguro ipagkamis ko na rin sa nanay ko. Tama. Ayan. Tapos, bakit luma pa rin ang damit, no? Doon yung papakansin mo, ano na? Ganda eh, kapatid. Ano pa rin? Luma pa rin ang kasuotan, pero sabi ko, paano siya magiging makabago at maging contemporary? Kaya ang ginawa ko, nag-abstract ako sa kasuotan nila sa ibaba. Oo, maganda eh, kapatid. So, para mapagsama ko yung luma sa bago. Maiba naman. Marami na po kayong napuntahan ng exhibition abroad, sir. Ano po ba ang tumatak o naging memorable sa'yo? Ano, yung exhibit namin sa ano, Van der Togt Museum sa Netherlands. Netherlands. O, kasi doon pinakita yung aking masking tape series eh. Natutuwa naman ako yung audience, yung foreign ano, mga artist doon. Ang tatakasin sila bakit merong masking tape. Parang natunay. Parang kinukukot nga eh. Yun yung isang ano, natuwa ako kahit na hindi naman nabili yung paintings ko. Sabi ko, at least yung mata nila na paggalaw ko. Oo, tama. Yung reaction nila, nakita ko yung gusto kong iparating na dayain ko kaya ang viewer na palabasin kung parang totoo yung larawan sa yung masking tape. Mayroon pa sir, yung ano, anong pagkakaiba ng exhibition doon at sa atin? Wala namang pagkakaiba halos na kasi yung exhibit mo rin to, exhibit mo rin doon. Kaya lang yung appreciation ang medyo may pagkakaiba. Kasi nung nandoon kami, halos pinag-aagawan nga kami kung saan kami titira eh. Oo, ganun kasi. Ganun lang sa Europe, sa France, ganun eh. Oo, sabi, mas proud pa nga sila na humingi ng autograph mo at invite ka nila sa house nila at i-entertain ka, napapasyon ka nila. Ganun pa sila pa sa mga artist, hindi lang sa art. Gusto nilang makasama mga artist.
lalo na yung mga kapwa natin Filipino artists doon na parang silang sabik na ano na dito kayo kukupin namin kayo ganun ang ano ay ang ano ng mga Filipino abroad. Sir, magagawin naman tayo sa tanong na kung paano nag-umpisa ang AAP, Kalungan at Tahanan o kailan na buo ang mga plano nito? Yung Kalungan ng Sining Saroneta ay nagsimula kami doon as officer noong 2002. Yeah. At hindi na rin yung aming contract doon noong 2014. Pero ipinaglaban namin yun hanggang 2016. Pero hindi talaga naibalik sa AAP ang pamamahala sa gallery. Mm-hmm. So nag-design kami na maganap ng ano ng malilipatan. Kaso wala talagang malipatan ng libre. Wala. So nang humingi ako ng tulong kay Secretary Michael Dino. Na sir, tumutulong tayo sa mga sinalanta ng kalamidad. Siguro naman ngayon panahon naman tulungan naman natin ang mga artist. Pwede ba tayong magkaroon ng Artabang 3 para sa kapakanan naman ng mga artist dahil gusto namin magkaroon ng sariling tahanan na. Kasi ang hirap po talagang ano, humingi ng tulong sa government at isa pa, papalit-palit ng pamamahala. Kaya nag-decide kami, sana sir, matulungan na kami na magkaroon ng sarili na. Hindi naman nag-tubili si, ano, si Secretary. Sige, lumunga tayo ng Artabang 3 kasama karong gawin. Mm-hmm. Naging successful naman kaya naka-raise tayo ng 4.5 million at yun, nagganap tayo ng lupa muna na pwedeng pagtayuan ng ating sariling ano building o ng gallery. Nagkataon na dinala tayo ng pangmay kapal dito sa Silang Cavite. Oh. Pero bago yun, umanap talaga kami ng lugar sa iba-ibang parte ng ano rin, Metro Manila. May bago ng tahanan ang pinakamatandang asosasyon ng mga dalubhasa sa sining sa bansa. Permanente na kasi silang makakalikha ng mga obra maestra sa bagong headquarters ng Art Association of the Philippines sa Silang Cavite. Pero bago yun, sir, anong taon po yung una yung pagkakaupo bilang AAP president? Naging ano, 2002. President. 2002. So ilang Taon hanggang sa kasalanan? Hanggang 2008. Medyo matagal-tagal na rin ang hanggang 2008. Tapos nakapagpahinga ako ng 2 taon din. Tapos bumalik ako as president noong 2010. 2010, okay. Hanggang sa ngayon. Bakit hanggang sa ngayon? Kasi sabi ko, ang hirap iwanan ng AAP kung mapapadpad lang kung saan-saan. Kaya ganun ba, naisip ko itong project na ito. So, gaano po ba kahirap maging pangulo ng AAP? Tanong sa asawa ko. Mahirap unang muna. Financially mahirap. Kasi minsan, kukuha pa sa inyong bulsa. Oo. Pro bono. Okay. Kasi wala naman kaming sweldo as officer. So, minsan kailangan isakripisyo mo yung sarili mong bulsa para lang matuloy yung dapat gawin para sa AAP o kaya meron kahit pangangailangan. Oo. Yun, tapos minsan painting mo, ibibenta mo para lang magkaroon din ng pondo ang AAP. Pero natiis naman. Nakaraos naman. Challenge. Because he has so many plans, he has so many dreams for AAP and for the members. Sometimes we feel na kaya ba namin, pero pinipilit namin because love namin din ang AAP. So we work all together for the members. Tsaka nasanay na rin ang asawa ko. sa tagal ng sistema, sa tagal. Parang naano na rin siya. Nasanay. Kaya pero masarap pagka may natatapos kang project. Oo. May nakikita kang mga artist na umaangat, na nagbabagong buhay. Gano'n lang. Natutulungan ng AAP. At saka mga maraming exhibition, mga gano'n. So, ano sir, sa pagsasaliksik ko, sinasabi, no other visual artist like Sir Fidel has brought the luxury of visual art to people. From open to parks, Bilibid,
di ba na may mga school children to seniors. Yes. Paano po nagsimula ito? Alam ko yung ano, yung nangangailangan ng ano, ng gabay. Gabay, oh. As an artist, tayo mismo, sino kaya pwede magturo sa akin? Gusto ko malaman yung ganito, ganyan, ganyan. Kaya noong time natin, tayo yung sariling sikap. Nagpupunta tayo sa library, sa bookstore para magbasa. Nang, kasi wala pang internet nun eh. Unlike ngayon, madali lang. Madali. Pero tayo noon, sariling sikap. At saka ang lahat ng kaalaman hindi naman tinuturo sa school. Nasabi ko, bakit hindi ko i-share yung ano, yung nalalaman ko. Kahit pa paano, misan. Ayun nga, nag-workshop ako ng libre, sa Luneta, sa Bilibid, sa kung saan-saan, sa Mikapansanan, sa mga sinis. Grabe, nakita ko nga sir eh. Oh. Misa naman, may konting honorario yung ibang, halimbawa, pag nag-imita si Mayor o kaya si Congressman. Siyempre, medyo maya naman si Mayor. Kahit pa paano, nagkakaroon din naman ng compensation. Oh. At saka yung mga sinasama kong mga artist, sinasabi ko, bigyan niya rin naman sila ng konting honorario para kahit pa paano may maiuwi rin sa pamilya. So mapunta tayo dun sir sa success kasi sabi nga nila ang common denominator daw ng success is hard work. So at dahil nga po dyan ay naging successful po kayo. Meron ka pa bang gustong gawin o tulungan? Hindi, parang sa akin hindi pa. Pa rin naabot yung hindi pa sa par. Hindi naman sa sapat, no? Kumbaga marami pa akong gustong gawin. Oo, tama. Marami pa akong gustong tulungan din. Marami pa rin akong gustong i-share. Kasi siyempre, nabubuhay ka, kailangan gumagalaw ka ng, ano, ng masaya ka rin. Yung karakter niya, sa yung klase na masigasig, sa lahat na naisip niya na plano, na imagination kung ano ikagaganda ng buong sa bahag ng Art Association of the Philippines. Isa sa mga ano niya, yung hindi lang siya dumitigil na parang passive. Kailangan ang mga officer ay maging mag-response din sa pangangailangan. So yun ang medyo na-check ng ating letter na sa paniniwala ko naman, isang karakteryan ng magandang leader para nga sumulong kung ano ang programa na dapat mangyari. Kaya sa akin, iba-iba ang approach ng mga leader. Pero ito, kay Mr. Sarmiento, na-realize namin na mas progressive, mas may nangyayaring magandang result. Yung siguro magiging, ano, magiging happiness mo, hindi yung dahil sa successful in monetary, no? Kundi successful ka dahil masarap yung pakiramdam mo. Eh, paring Vidal Sarmiento, matagal ko na kaming magkasama, almost may kitang 10 years, talagang napakabait at napakamatulungin at marami siyang natulungan ng mga artist na ngayon ay mga sikat na. At saka ano, pinapakita niya yung mga technique na iba ay napag-aralaman ng mga 4 taon sa kanya, shortcut, malalaman talaga na updated talaga. Talagang hindi siya selfish, yun ang maganda sa kanya. Saka yung vision niya, napakaganda. Ito ko siya yung legacy niya, nakagaya noon. Ito nga, nagkabayaran ng tahanan for almost how many years na to na pinangarap natin. Naka-ano kami sa kandungan na anytime pwede kami paalisin. Dahil sa vision niya na to, marami natuwa. Lahat ang mga artist sa Luzon, Visayas, Mindanao ay mayroon ng sariling tahanan ng Art Association of the Philippines. Yung nararamdaman mo, nakakatulong ka. Ito sir, last 3 questions na lang. Siguro, mayroon po ba kayong gustong sabihin sa mga aspiring artist na gustong abutin ng kanilang mga pangarap? At mayroon po ba kayong napapayo sa kanila? Siguro yung through ano, yung experience ko na lang ang isi-share ko para ano, kaya kailangan lang talaga kung gusto mong marating ang gusto mong marating o kaya abutin yung pangarap mo, matupad yung gusto mong gawin. Unang-una dapat sinasabi ko to sa karamihan na ano, yung ngayon hindi lang 888 eh. Kailangan meron kang pananampalataya, yung guided by AIDS. Holy Spirit. Tapos bigyan ka ng gabay ng Holy Spirit na bigyan yung iyong head ng tamang pag-iisip. Based on my experience, okay siya. So, ilang taon ko na
kasama si Captain as officer, masasabi ko malaki ang naitulong o nagagawa niya sa sining sa ating samahan na Art Association of the Philippines. Dito mo kasi bilang artist, dito mo mararamdaman na meron tayong ama na sining na kapapagbigay siya ng tips lalo na sa mga bata artist at sa mga gustong maging artist o pintor. At isa puso through your heart, yung iyong naihisip at igalaw ng iyong hand, no? Na magiging ano na magkakaugnay hanggang sa yung paggalaw mo ng hand mo. Siyempre hard work yun eh, hard working ang kailangan. After mong magkaroon ng ano ng hard work. Well, si Sir Fidel is very enthusiastic and you know, very passionate with his work. Everybody here at AAP, I suppose that we look up to him. Susunod na din yung harvest. Gates pa rin, no? Pagdapos ng gates ng harvest mo, anong gagawin mo sa anong harvest? I-help mo. Tama. Ibalik naman doon. Balik na naman, no? Siyempre, pagka sinishare mo yan at ini-help mo yung iyong biyaya. I've known Sir Fidel since elementary. Grade 1 classmate. Tapos, nung high school, schoolmate pa rin kami kasi we both live in Sampaloc. And then, kaya ako naging officer. I was into food service before. Nag-cater ako ng mga events, ang AAP. Tapos, ang exhibition. Yes. So, yes, usually, mga opening, tapos Christmas party. Basta mayroong event ng AAP, ako nag-cater. Hanggang sa, I went into volunteering. Basta may mga KSIS submission. Nandun kami, mga friends namin in high school. Hanggang sa, na rin ako sa art, nagkaroon ng interest ng paint. Ganun na naman, gagabayan ka ulit, bibigyan ka ulit ng panibagong. Kaya yung cycle tuloy-tuloy, yun ang inaano ko yung 5 H niya tayo. Puro H. Mayroon po kayong gustong pasalamatan? Baka gusto niyo mga maibitahan sa dating na mga show niyo? Una-una, gusto kong pasalamatan ang buong kasapi ng Art Association of the Philippines sa inyong pagtsatsaga sa amin bilang mga officer ng AAP. Alam namin marami kami pagkukulang, pero ito lang po ang kaya namin ibigay sa ngayon. Ito lang ang aming nakayanan, ang ialay sa inyo ang AAP Tahanan ng Sining, dahil na rin sa ating pagtutulungan, no? Hindi naman kami lang eh. Lahat tayo nagtulong-tulong dahil sa isang adikain na magkaroon tayo ng sariling tahanan. Kaya ito na po ngayon. Maraming salamat sa inyo, sa inyong tulong, sa inyong mga obra. At nakamit natin ang pangarap na matagal na nating hinihintay after 75 years. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, hindi natin pwede kalimutan na pasalamatan ang Thundercats Joe. Maraming salamat din siya. Sana marami ka pang matulungan na. Oo, sure, siya. Mga darating na, ano, na blood. Pero ba tayong kailangan i-interview? Yes. Sir, salamat ulit. Salamat.